Hi everyone! Welcome back to our channel! Grabe, ang tagal kong hindi na naman nag-vlog, o diba? It is 3rd of June na. Siguro nung May, parang ilang araw lang ako nag-vlog. And alam ko na-miss nyo ang aking vlog, kaya thank you so much dun sa mga nagme-message sa akin, sa aking Instagram account. Yun, medyo 2 weeks akong nawala sa pag-upload ng video. And magkukwentuhan tayo today. May sasabihin din ako. So, kung gusto nyo kaming samahan for our day-to-day then please keep on watching. Here's Rosie! Come here! You say hi! Hi to the vlog! Hi! What are you watching? What are you watching? Roblox. Oh, Roblox. Oh! And you said them. Oh, what will you say to them, Rosie? Hi! Do you miss vlogging? Yeah. Yeah, and you're going to say like? Comment, subscribe. I would like that. Like? Comment, subscribe. Oh, show them your bag first pala. We bought this from Target, though. I know. This is a nice bag, right? Show them. You tell them what's inside. I don't know. Alis kami today, pero it is already 12:30. Nung oras sa ba? 12:44, hala, magla-lunch lang kami ni Rosie, pero ang dami ko pang hugasin dyan, guys. Kasi nag-ayos ako, kung mapapansin nyo naman na nag-ayos ako, kasi lalabas kami mamaya. Ang dami kasi namin pupuntahan sa weekend, so naglaban na rin ako. Tapos, ano pa ba? Bibili kami ng regalo, kasi for Saturday, Sunday, May nag-invite sa amin ng birthday party. Kaya malamang hindi na naman ako makakapaglaban yan. And kailangan ko na mag-ready. To. Hindi ko pa rin na-update yung aking board. Hindi pa ako nakakapag-fridge tour. Ano ba yan? Ang dami-dami kong hindi nagagawa. Parang ano ba? Wala naman akong ginagawa masyado sa bahay, di ba? Ano bang temperature ngayon dito? Tignan natin kung anong weather. Kasi 3rd of June na, so winter na dito sa Australia, pati sa New Zealand. So it is 14 degrees. Medyo malamig siya, pero for me, siguro kasi itong bahay na to, dahil brick yung labas niya, hindi ganun kalamig. So hindi pa kami nag-heater. Minsan nag-heater kami pag gabi na, madaling araw sa kwarto, natutulog. Si Caleb na hindi pa siya nag-heater. And feeling ko talaga mas malamig sa New Zealand kasi siguro yung bahay din namin doon hindi naman siya brick yung labas, weatherboard siya, kaya mas malamig. And feeling ko talaga mas malamig sa New Zealand kasi lumalamig siya dahil nga mahangin. To, habang ako ay naguhugas ng pinggan, maganda na siguro magkwentuhan tayo kasi hindi na naman ako makakapag-vlog niyan. Or ano ba, upo muna ba ako? Ano ba yan? Sige na nga, mamaya na ako maghugas ng pinggan. Hindi, si Rosie hindi pa rin naman gutom. So, babalitaan ko lang kayo. Ano ba tong magiging video natin? Life update. Ang magiging video natin, life update. And also, gusto kong sabihin sa inyo na, ano ba, may drum roll ba talaga ako? Na meron na akong work and mag-start na ako next week. So, this video, hindi ko siya magiging informal siya na informative video. Sasabihin ko na rin dito kung paano ako nakapaghanap ng trabaho, ganyan. And kwentuhan lang to, guys. So, hindi siya talaga super informative na sit-down video katulad nung ibang ginagawa ko na talagang sinulat ko pa kung ano yung mga sasabihin ko. Umpisahan natin. I started applying... Hindi pala. Kwento ko muna pala kung ano yung mga naging work ko sa New Zealand. So, di ba nga sabi ko sa inyo, meron akong video kung paano ako nakahanap ng work sa New Zealand. Ang una kong naging work doon is retail kasi sa Pilipinas, nasa retail ako ever since na nag-graduate ako ng college. Ang trabaho ko sa New Zealand, assistant manager ako sa Witchery. Kung hindi nyo alam yung brand na yon, Australia New Zealand clothing brand siya. Yun yung unang work ko. Then after 3 months, dahil kasundo ko yung regional manager, siya yung nag-hire sa akin at mabait siya, guys. Hindi katulad nung manager ko. Ibang storya na yon. Kung gusto nyo malaman, let me know in the comment section below.
Kasi kakaiba yung manager ko na yun. Pwede ko siyang gawing story time in another video. And basta, kukwento ko na lang yun some other time na lang. Yung naging regional manager ko, after 3 months, pin-remote niya ako as a branch store manager ng Witchery. So, I've been in that company for 2.5 years. Yung naging manager ko sa bank is regular customer namin. So, nag-work ako sa isang mall. And nung time na yun, may isang manager sa Witchery na kasundo ko. Sabi niya, gusto niya mag-apply dun sa bank na yun din. Pumunta siya, nag-apply siya, ganyan, nakapasok siya. After few months, umuwi muna ako ng Pilipinas, ganyan. Nag-try ako na, yun, 2014 yun eh, nung nag-bakasyon kami. Tapos nung pagbalik ko, is nag-try ako mag-apply. So, dahil walang position ng time na yun, kaya tinuloy-tuloy ko pa rin yung pag-work ko sa Witchery. And then, nalipat nga ako sa Sylvia Park. So, alam nyo naman guys na I used to live sa North Shore, tapos magta-travel ako ng Sylvia Park. Sobrang layo for me. Lalo na ngayon, super traffic, diba? Noong time na yun, that was few years ago, 6 years ago, or 7 years ago, hindi pa ganun kalala yung traffic sa motorway ng Auckland. Pero ngayon, grabe, all the time traffic na yung motorway ng Auckland. Natatandaan ko, pag 1 o'clock, 2 o'clock, wala pa masyadong traffic. Pero ngayon, sa pagkakaalala ko, kahit na anong oras may traffic na dun. And, nung one time na nagde-deliver ako sa Witchery nga ng damit, nakasalubong ko yung manager na yun, na naging manager ko in the future, diba? Sabi niya sa akin, uy, may hiring kami, mag-apply ka, ganyan. Eh, nung time na yun, hindi naman ako naghahanap ng work. So, binigay ko yung CV ko sa kanya. Also, nag-apply din ako online. Story short, syempre, natanggap ako. So, I started dun sa bank na yun as a banking concierge. And then, after a year, naging personal banker na ako. And after a year ko maging personal banker, a year or two na personal banker, is naging assistant manager na ako. So, nung umalis ako ng New Zealand, yun yung last position ko. Ayun. Yun lang. Tapos, ito nga, going forward, na nandito na tayo sa Australia, paano ba ako nakahanap ng trabaho? I started applying I started looking for a job last year nung nalaman ko na syempre lilipat na kami dito. And dahil yung bank ko sa New Zealand, meron siyang sister company dito sa Australia. Ang aim ko talaga is to work for the same bank kasi I really love working for that bank and I believe in their values. So sabi ko, okay, pagdating ko dito sa Australia, gusto ko ito lang yung bank ko na a-applyan ko. But looking for their opportunities, dahil nga nandito ako sa regional area, medyo konti ang opportunity nila. Merong isang trabaho na laging nagpa-pop up. Hindi ko alam kasi siguro dahil kailangan nila ng mas maraming staff dun sa field na yun. Tapos kung branches naman, very competitive kasi iilan lang naman yung branches dito sa Newcastle. And hindi lahat ng empleyado, syempre, nagre-resign kagad. So, yung opportunity mo, kung kunyari yung isang branch may mag-open, naghahanap sila ng, say, ng teller, ganyan, is mataas ang possibility na baka hindi ako ma-hire. Kasi nga, iisa lang naman yung pinag-a-applyan. So, ang ginawa ko, nag-apply-apply lang ako. So, naghanap ako ng trabaho, I think back in April, siguro end of March. Nag-apply lang ako sa seek.com.au. So, lagay ko na lang sa screen. And also, dun sa specific website nung bank na pag-a-applyan ko. So, directly. Kasi minsan, hindi sila nagpo-post sa seek. And then, what I did is, since na yun nga background ko sa New Zealand is assistant manager na, sabi ko, well, i-try naman natin. Baka naman. Beke naman. Na pwede na makapasok ako as a branch manager dito. So, nag-apply ako as a branch manager. Siguro mga ilang bank yun. Hindi ko na kasi, una kasi kine-consider ko talaga yung specific branch lang, bank na yun. Dahil nga, sabi ko, konti yung opportunity. Sige, mag-try na lang tayo ng ibang bank. I tried applying for branch manager sa mga ibang bank. Yung aking CV is
na shortlist naman siya. However, hindi ako nakakapasok ng interview kasi nagtataka ako. Sabi ko, ano ba? Ano ba yung tier 2? Hindi ko, nagtataka ako, ginugoogle ko sa ko, tier 2 banking, ganyan. So, nalaman ko na ang tier 2 pala is an accreditation. So, for you to become a branch manager, is kailangan mong may certification ka ng tier 2. Siguro, mas madali kung, di ba, internally ka, mag-start ka from, say, teller to personal banker, assistant manager, branch manager dito. Kasi internally, siguro, ibibigay na nila yung certification na yun. However, kung ako, galing ako ng New Zealand, tapos papasok ako dito na mag-a-apply ako ng wala naman ako nung certification na yun, is mahihirapan ako. So, na-realize ko, okay, so hindi pala ako pwede mag-apply ng branch manager dito kasi nga wala akong certification. And then, I tried checking yung certification niya, is kailangan ko pa mag-aral. So, magbabayad ako, syempre, pag-aaral siya ng 2 years ata, pero online lang naman, tas may mga online assessment, ganyan. So, inisip ko, okay, hindi pa ako ready na mag-aral ulit. Ibang-iba siya, actually, sa New Zealand. Kasi sa New Zealand, you don't need to have that certification kasi yung mismong bank na ang magbibigay sa inyo ng mga training, ng mga certification to become, you know, eligible dun sa career na gusto mong gawin. So, say if you wanted to be a personal banker, so may mga training na ibibigay sa iyo, branch manager, also sa ibang different kinds of field pa ng banking. Kaya ang ginawa ko, eh sabi ko, sige, wag na muna ako mag-apply ng branch manager. So, ang ginawa ko, nag-apply ako as a teller. Dahil sa yung qualification ko, siguro parang sinabi nila na baka overqualified naman ako na maging teller. So, hindi rin ako natatanggap as a teller. Siguro nga yun. Tapos, nag-April pa ako naghanap pa. Ang tagal nila mag-reply, guys. Minsan nga hindi pa nagre-reply at hindi ka nare-replyan. So, yun yung ano, hindi ako masyadong seryoso sa pag-a-apply nung time na yun. Kasi nga, meron akong specific bank na talagang gustong applyan. And then, so I applied for this role sa bank na to. Tapos, naka-receive ako ng email. Sabi nila na hindi ko daw ginawa yung online assessment ko. Kaya hindi na daw nila itatake further yung aking application. Eh, yung pa naman, sa lahat ng in-applyan ko na trabaho, yung pa naman yung gustong-gustong-gusto kong applyan, guys. Kasi, work from home siya. So, sabi ko, very perfect to sa akin. Kasi gusto ko, nandito lang sa bahay, lalo na, diba, syempre, pandemic ngayon. Pwedeng, say, kung school holiday si Caleb, pwedeng nandito lang siya sa bahay, kasama ko, kasi nandito naman ako. I was so devastated nung sinabi nila kasi anong nangyari, nag-online assessment naman ako kaso something happened na parang hindi nila na-receive yung assessment ko, so nagka-problema, ganyan. So that was back in April or parang ano, mag-Easter weekend nung time na yun. Isang beses lang pala ako na-interview, guys. So dito, ang difference lang kasi sa New Zealand, sasabihin ko lang yung difference ha. Sa New Zealand, pag nag-i-interview kami ng mga tellers, kasi isa ako sa mga nag-i-interview, dalawa kami ng manager ko. Ang gagawin nila, di ba, syempre pag nag-apply ka, sabi nila may online assessment daw. Pero nung nag-apply ako as a teller, wala akong assessment noong time na yun. Ako yung may task na tawagan yung mga applicant for a physical face-to-face interview. So, interviewin namin yung staff o yung magiging staff ng kaming dalawa na manager ko, and then dun kami mamimili. Tapos may mga specific question kami. Siguro may nakaprepare kami mga 10 questions. So, mga questions na tinatanong namin, what motivates you, what demotivates you, bakit ka nag-apply sa banko na to, basta ganun. Yung, alam mo yung mga normal questions sa interview. So, yun ang pinakamahirap na trabaho ko ng time na yun is pagde-decline ng mga applicant. Kasi ako, number one para sa akin na kahit na mahirap gawin ng pagde-decline ng applicant, I have to do it. Kasi kung ako yung nandun sa position ng applicant na yun, syempre, ang hirap naman nun, intay ka ng intay tapos hindi ka babalikan nung employer, di ba, yung nag-interview sa'yo. Parang image na rin ng bank yun. So, after ng interview, pag sinabi namin kinabukasan, tatawagan ko sila for the result,
kahit na mahirap para sa akin, tinatawagan ko sila. And also, I gave them parang feedback kung ano yung gagawin nila next time so that they will be successful para dun sa trabaho na na-applyan nila. And then, this bank naman na in-applyan ko na work from home is ang ginawa ko. Para akong dumaan sa butas ng karayom. Sabi ko nga, staff naman ako dati nitong bank na to. At nakakita naman nila yung record ko. So, ganun pa rin. Nag-start pa rin ako from scratch. Just like any other applicant na ang ginawa ko nung nag-apply ako, I received a online assessment. And I just wanna give you a tip, guys. Kung mag-a-apply kayo sa isang specific na job, is kung ano yung keyword na nandun sa description ng kanilang qualification, ilagay nyo sa CV nyo. Kasi automatic yan, guys. Eh. Kunyari, like banking, pag nakita nila dun sa CV ko yung mga keyword na hinahanap nila, like say for example, yung keyword na hinahanap nila is customer service, so dapat nasa CV mo yun. Para automatic yun mag-generate ng computer, tapos automatic may sasagot sa'yo kung nakapasa ba yung CV mo para sa next step. Ang online assessment na yun, parang tatanungin ka nila eh. Sa psychology siya eh. Parang ganun. Parang may mga question siya na paulit-ulit sa yung itatanong. Also, pagkatapos nun, meron kang... Wala siyang exam, guys. Hindi katulad sa Pilipinas na mahirap na may... Alam mo yung parang... yung parang may mga boxes, yung IQ test, ganun. Wala pa dun sa step na yun. Also, dun sa assessment na yun, wala siyang... English or wala siyang math exam, walang ganun. So parang personality lang, just to know you better and also just to, you know, ewan ko kung ano yung klaseng part na yun. Basta hindi siya ganun kahirap, guys. And then, after that, kung nakapasa ka dun sa assessment na yun, makaka-receive ka ng email to prepare for your interview. And nagulat ako kasi yung interview ko is an online interview. So, throughout the application, hindi ko nakita kung sino yung magiging manager ko, hindi ko nakita kung sino yung mga makakasama ko sa work. So, lahat siya online, guys. So, nangyari nun is kinontak ako ng HR manager, sabi niya, or hiring manager, na mag-prepare daw ako sa interview ko. And it is, dalawa sila nag-interview sa akin. Ay, hindi pa pala. So, bago pa pala nun, bago pa pala nung assessment na yun, naalala ko, pagkatapos kong mag-assessment is, meron na akong parang interview na meron silang 4 questions, 4 to 5 questions na sasagutin mo, pero recorded lang siya. So, nung time na yun, nirecord ko lang, tapos afternoon dun, meron palang online assessment na parang yung IQ test, ganyan. Yun yung pangalawang step na ginawa ko. So, ang mga question nila mostly is situational na question. One of the example dun sa question nila is, naaalala ko na, kunyari meron akong difficult customer, na unhappy siya, anong gagawin mo, to ano yung ginawa mo to make that customer happy. Parang ganun yung mga question niya. So, mostly yung mga tanong dun, situational. And since naman na may experience na ako sa banking, kaya nasagot ko siya. So, if you're successful dun sa online interview na yun, saka ka tatawagan ni HR, tapos mag-prepare ka na sa interview with the hiring manager. So, dalawa sila nag-interview sa akin. Nag-review pa din ako. Pin-prepare ko pa rin yung sarili ko during the interview. And yun, parang naging smooth lang yung interview namin. And then, yay! I got the job! So, after 2 weeks ng application ko, ayan, natanggap na ako sa trabaho. And yung trabaho ko ngayon is yung gusto ko talaga na trabaho na applyan, which is a work from home lang siya in a bank. So, yun yung magiging trabaho ko. And hindi ko na muna sasabihin. Siyempre, hindi ko rin masabi sa inyo kasi part ng contract is, ayun, na siyempre, katulad nung work ko sa New Zealand before, na hindi ko pwedeng sabihin kung saan ako nag-work due to confidentiality dahil meron kaming social media, parang disclaimer ganyan or contract na siyempre, bawal namin i-connect yung sarili namin, lalo na ngayon may YouTube channel ako. Kaya, ayun, guys. So, that's the reason why pala na medyo nawawala na naman ako sa scene. Kasi during that time na mga nag-a-apply ako, parang wala ako sa mood na mag-vlog. Kasi nga, I am parang
getting ready, nire-ready ko yung sarili ko sa pag-interview, nagre-research ako, tapos nagre-ready rin ako ng mga answers ko, nagpe-prepare ako. So, yun yung time na yun. And kung gaano ako katagal nakahanap ng trabaho dito, guys, kung nag-start ako dun sa trabaho ko na ngayon, ha, na in-applyan, kung walang naging problema yung first application ko, saglit lang ako nakahanap ng trabaho dito. But since na yung unang application ko ng March nagka-problema, kaya tumagal siya, nag-reapply ulit ako. And then yung iba naman na in-applyan ko, hindi naman sumagot. Sobrang tagal, minsan isang buwan na tasasabihin, you didn't get the chance. Hindi ka nga interviewin, 'di ba? Para na-decline ka na kagad. Itong mismong specific job na to is 2 weeks lang ako nag-intay, guys. Kasi yung pag-post nila nung trabaho is 2 weeks siya na naka-post. So, tatawagan ka lang nila pag nag-close na yung application. Nalaman ko na meron akong work or in-offer na sa akin yung trabaho the day after nung last interview ko. And meron silang 1 month na parang for me to prepare. Kasi may ginagawa silang mga background check. Kaya hindi rin ako masyado nagpa-vlog ng time na yun. Baka mamaya makita nila tong vlog ko, di ba? Uy, vlogger pala siya. Ayan, kasi syempre. Pero ayun, pumasa naman ako sa background check, guys. Kaya mag-start na ako sa Tuesday. Kaya yun lang, guys. So, sa next vlog ko, meron pa akong isang live update na sasabihin sa inyo. Most probably, kung pina-follow niyo ako sa Instagram account ko, alam niyo na kung ano 'yun. Pero story time ulit siya, kukuwentuhan ko kayo kung ano yung life update na 'yun. Kaya abangan niyo yung aking next video. Siguro magva-vlog na lang ako tomorrow para sabay-sabay nating i-upload 'tong video na 'to kung makapag-edit ako. So, kung meron man ako nakalimutan dito sa video na 'to, let me know in the comment section below kung gusto niyo talaga akong gumawa ng specific na video about application, about finding a job, ganyan. Gusto ko palang tip sa inyo, isa lang tip. Dalawa na yung naging tip ko, diba? Yung isa ko palang tip sa inyo is, if you are preparing for an interview and situational yung mga question. So say for example, parang give us a time na nagkaroon kayo ng conflict sa ng colleague nyo and what you did to resolve the problem, ganyan. Tandaan nyo lang yung star. Tandaan nyo lang yun pag nagbibigay kayo ng example sa interviewer nyo para at least, diba, hindi kayo all over the place. So, say for example, ang situation is customer complaint. Ito, in general lang to, guys, ha, about customer service. So, meron kayong customer complaint. What is it about? Ano yung task na kailangan yung gawin? Do you need to talk to like other department? Ano ba? Do you have to investigate further? Yun yung mga task. Ano yung magiging action nyo? So say for example, kung customer complaint siya, gusto niya mag-return. Dahil sa pag-investigate ko, this is the first time that the customer is returning this product. Ganyan. So ang action mo is you will just refund it. And then, ang result niya, ano yung magiging result? Okay, customer's happy na na-refund mo yung item sa kanya, or maybe customer is still upset na kailangan mo siyang i-escalate sa manager mo. Yun yung 4 na dapat niyong tandaan when you are answering a question during an interview. Akala ko nga, guys, sobrang mahihirapan ako maghanap ng trabaho dito ngayon kasi nga, pandemic. Syempre, maraming nawala na trabaho, ganyan. Tapos may mga nakikita pa ako sa Facebook na mga Pilipino na nahihirapan daw makahanap ng trabaho dito. But ang difference kasi sa akin is, meron akong experience sa New Zealand. And, di ba nga, ang Australia, New Zealand, parang pareho lang siya. So, yung hinahanap nila na local experience, meron ako. Kasi nga, as I've mentioned dun sa previous video ko before, na nung nag-start ako magtrabaho or magharap ng trabaho sa New Zealand, hinahanapan ako ng local experience, di ba? Dahil nga,
sa bago ko doon, parang iniisip ko paano ako makakahanap ng local experience kung hindi naman ako bibigyan ng chance. Ang difference nga lang dito sa Australia, kaya hindi na ako hinanapan ng local experience dito sa Australia, is because pareho lang siya ng New Zealand. Kaya siguro hindi rin ako nahirapan maghanap ng trabaho. And yung nahanap ko na trabaho pala is ano siya, permanent full-time. Napansin ko lang guys na ang daming mga bank ngayon, hindi ko lang alam talaga sa ibang field, no, na ang hinahanap nilang position is puro casual. Siguro nga dahil sa pandemic, 'di ba, nagiging sigurista lang din sila. Kaya casual muna yung hinahanap nila na empleyado. And for me, hindi ako pwede maghanap ng casual muna na trabaho. I need a permanent job. Pero nung una pala, nag-a-apply ako ng mga part-time lang. Kasi inisip ko, pwede naman siguro kung part-time lang para may maghahanap pa rin, para may mag-aalaga pa rin kay Rosie. But yeah, we realized na kailangan ko siyang i-full-time. Kasi nga guys, abangan yung aking vlog next time dahil kukwento ko sa inyo kung bakit. So hugas muna ako, naka-gloves na ako, di ba? Kanina ko pa sinasabi maghuhugas ako, hindi pa ako naghuhugas kasi sa sobrang daldal ko. Ayan. So sana na-miss nyo yung ating mga video. So hugas muna ako. Tapos na ako maghugas ng pinggan, hindi ko na pinakita sa vlog. And also pinakain ko na rin si Rosie ng lunch. It is already 2:34. This is going to be my home office kasi 'di ba dito na nga ako mag-work from home. So ito yung third bedroom na playroom din ni Rosie, medyo magulo. So ni-rearrange lang namin siya dahil nga dito ko na nilagay yung aming table. So ito yung table namin, nabili namin sa Target. Ito yung papakita ko sa inyo. Ha? Unicorn. Yeah, okay, play with your unicorn. Play on the table. Yeah. You can play on the table. Siyempre, magulo yung playroom ni Rosie. Medyo malamig ngayon, kaya nag-heater kami. Ito, yung nakita ko siya sa Aldi. So, sa Wednesday, meron siyang sale. Nagustuhan ko tong table na to kasi pwede siyang tumaas at saka baba para maging comfortable. Kasi, di ba, kung work from home ka all the time, maganda yung naangat mo yung table. Tapos, kung gusto mong tumayo. Tapos, upo din. And, ang nakita ko dito, merong, ito pakita ko lang sa inyo. So, bibiling ko to, kasi nagustuhan ko yung itsura niya. Ito, oh, $99 lang. Tapos, meron na siyang headrest. Sorry guys, hindi ko na na-end yung video kagabi. Bye, bye. So, magbabay na kami. We'll end this video and we will see you on our next one. Bye! Say bye! Like, comment, subscribe! Dapat pala isasama ko kayo dun sa lakad namin kahapon. Okay. Eh, naiwan ko tong camera kaya hindi na ako nakapag-vlog. Pero today, nagva-vlog din ako kaya abangan nyo yung aking next video!